Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the moment. Iba talaga ka, lalaki lang ang nagsashopping. You never know when it is over. Buto tayo na, kare-kare. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. So guys, welcome back. Bali, nandito nga pala ako sa Costco ngayon. Mamimili lang ako ng mga grocery. Naubos na kasi yung ibang mga pagkain namin. Mamimili lang ako sandali. Mabilis ang grocery lang. Si Amy nasa trabaho. So ako lang mag-isa. Si mga bata nasa eskwelahan naman. Kaya yun, samahan nyo ako guys. Wala masyadong tao ngayon. Today is Wednesday. 7:30. So medyo magsasara na in 1 hour yung Costco. Kumaran tayo ng isang Vienna sausage, paborito ng mga bata. Na rin pala yung corned beef. Kuha tayo na itong side ng corned beef. Yun. So dito na rin kami sa Costco bumibili ng sibuyas. Dati kasi bumibili kami sa mga Asian store o sa Filipino store. Kasi doon makakabili kayo ng tingi-tinging sibuyas. Dito kasi pag bumili kayo, yung isang bag, 10 pounds yan. So mga 4.5 kilo. Pero napansin namin, nung bumibili kami dito, yung sibuyas nila mas tumatagal siya. Di agad siya nabubulo. Kaya okay din, nauubos din namin kahit bulto-bulto. Wala ko nakuhang orange na kara-kara. Yun usually yung binibili namin kasi talagang masarap siya tsaka matamis. Siguro out of season siya ngayon. Siguro bili na lang ako ng strawberry as substitute. Ngayon tayo dito ng strawberry. Kaya paborito din ng mga bata yun. Hindi ko na pala nakalimutan, nung kukunin pala natin yung frozen blueberries ng mga bata. Ang nga pala, pag namimili ko kami ng grocery, lalo na pag may mga frozen items katulad nung frozen blueberries, ice cream o frozen vegetables, sa huli namin siya kinukuha pag magbabayad na kami para hindi siya matunaw. Kasi kapag kinuha mo agad siya tapos mag-iikot-ikot ka pa, lalo na pagkasama mo si Amy, matagal man mamili, pagdating mo sa counter, tunaw na yung mga frozen items mo. So pag pagbabayad na kami, tsaka kami kumukuha, binabalikan namin yung mga nasa freezer na item na bibili namin. Pag namimili kami sa Costco, pag naglalagay ako sa cart ng mga pinamili, yung mga barcode, kinataas ko na siya. Yan. Para pag magbabayad ka na, hindi na mahirapan yung mag-i-scan ng mga items nyo. Ginagawa namin yun usually kasi para mas mabilis yung pag-i-scan ng mga items pag nandun na kayo sa checkout. Convenient na rin para doon sa mag-i-scan sa cashier pati sa inyo. Siyempre, mas mapapabilis yung pag-checkout nyo. Tsaka ma-appreciate nila yung kapag ganun yung ginawa nyo kasi hindi na nila kailangang isa-isahin, pagbalik-balik na rin yung mga items nyo para hanapin yung barcode. Kaminsan hindi mo na kailangan ilagay siya sa conveyor belt, so hindi ka na maglilipat-lipat ng mga items. Gagawin niya, hilahin niya na lang yung cart mo tapos babaril-barilin niya na lang yung mga barcodes. Yun lang, tip lang yun guys. Okay, bayad na tayo.
Tingnan niya guys kung paano niya i-scan yung mga ano, yung mga items. Thank you for that. Oh, no problem. 135.83. Have a great rest of your night. You too, thank you. Thanks. So yun guys, nakapag-check out na tayo. Kung napansin nyo, kung narinig nyo yung babae, di ba? Kita niya naman tuloy-tuloy yung pag-scan niya. Tapos nung bandang huli sabi niya, thank you for doing that kasi very convenient para sa kanila. Tapos mabilis din tayo makakalabas. Uwi na tayo. Kaya medyo dumidilim na. Na masyadong tao. So maigti lang tong ating Costco video kasi wala namang special dito. Yung mga binili ko naman, mga common items lang na parati namin binibili. Siguro sa susunod magko-Costco vlog kami yung kapag yung medyo kakaiba yung siguro sa ibang branch yung pupuntahan namin, yung hindi dito sa amin lang kasi nakita nyo na yun kung yung mga pinamimili namin madalas dito. Susunod madadayo kami sa ibang Costco para iba naman yung makita nating items. Yun lang. Yan, lo-load ko na tong mga pinamili ko. Tapos uwi na ako at kitain ko na lang kayo siguro mamaya ulit. Bye. Good morning, everyone. Ayan. Nahimik na naman si Amy. Oh. Ay, camera na naman eh. Good morning. Kagabi pa kami nagluluto kaya ito medyo magulo yung kusina. Magluluto kami guys ng kare-kare. Ito yung crispy pata pinapakuluan namin kagabi. Yan. So yun ang agenda for today. Ito si Asha, naglalaro siya ng kanyang Play-Doh. What is this? Morning. Si Daddy ang chef. Tulungan ako ni Mami. Duto tayo ng Daddy the Chef. Duto tayo ng kare-kare. Gulo-gulo ng buhok. Kakamburo ka, Asha. Samahan nyo kami. Magluluto tayo, guys. Ito yung pata na pinukula namin kahapon. So, pinalamig ko lang siya overnight. Bali, na-brine na rin siya para malambot. May asin na kasi yan. Tapos, lalagay lang natin siya sa foil. Dahan-dahan na, make sure na hindi mabasag yung kanyang skin. So, mamaya ito lulutuin. Pero lalagay muna natin sa ano. Lagay muna natin sa red. So yan, gawa tayong dalawa. Magtutusta muna tayo ng rice flour. Yung achuete seeds na ginamit natin kanina, pinakulaan ko uli siya sa separate na pot. Actually, ito yung tira na broth nung kabaka. So, pinakulaan ko siya para ma-extract yung natitirang kulay niya. Yan, para medyo mas mapula pa yung kare-kare natin. Kasi sayang naman eh, meron pa siyang katas. So, gagamitin natin siya, tapos idadagdag natin dun sa kare-kare natin. Ha? Huh? What? Okay. Yung toasted rice natin, i-dissolve natin siya sa 1 cup na tubig. Saranghae, joahae, chotseureopjiman. Irokke, gobekke, masseun eopseo. Pag nagluluto kami ng kare-kare, niluluto namin yung sauce separately, tapos yung karne nakahiwalay din.
sa bandang huli na lang namin siya hinahalo. Kasi minsan yung karne, depende sa ginagamit nyo, minsan may karneng mas mabilis lumambot. Kaya niluluto namin siya hiwa-hiwala, yung tuwalya, minsan oxtail. Kaya pag walang oxtail, yung shank o buto-buto, pinapakuluan namin siya hiwa-hiwalay para yung lambot niya pare-pareho. Tapos, sa bandang huli, isasama na namin yung karne. That's how we make our kare-kare. Rigwebe! Sasil talyoga noril anko sipo. Cause you are my baby. So ito yung mga karne na ihahalo natin. So meron tayong shank, buto-buto. Wala kaming nakitang oxtail sa ano eh, sa Costco tsaka sa Seafood City. Kaya yung parang ribs na lang ng baka yung nakita namin. So pwede na rin to. Tapos syempre, kailangan ang kare-kare merong tuwalya. Yun. So ngayon, pwede na natin siyang ihalo.